ang spring water na ito dito sa Gintugdan, La Carlota City. Bigla na lamang naging kulay asul. Bakit kaya? Ang paligid ng Bulkan Calaon ay mayaman sa magagandang mga tanawin, waterfalls at spring resort. Kaya't nang pumutok ito noong nakaraang linggo, apektado rin ang turismo. Ang sikat na spring resort na ito sa Gintugdan sa Barangay Aral sa La Carlota City, biglang naging kulay asul. Naging kontaminado kasi ito ng asupre o sulfur at napuno ng mga abo ang ilalim nito, kaya't hindi muna mapaliguan. Ang mga halaman sa paligid nito naging kulay gray. Natuyo ang mga dahon ng mga tanim dahil sa mainit na abo mula sa bulkan na nahulog dito. Ang trekking guide na si Ronnie Sumugat, nagawa pang ipunin bilang remembrance ang mga nakolekta niyang maliliit na mga bato at abo mula sa bulkan nang sumabog ito noong June 3. Hinding-hindi raw kasi nila makakalimutan ang pinsala na dala nito sa kanila. Makikita pa ang bakas ng mga abo sa mga daanan. Ang mga maliliit na stores na nagsisilbing tambayan at waiting area, walang katao-tao. Ang dating puno ng turista na lugar, ngayon nagmistulang ghost town. Ipinagbawal muna kasi ang pagpunta dito habang nagsasagawa pa ng assessment ang DENR. Kaya't wala ding income si Naroni. Kuha niya rin ang video na ito ng Busay Ambon o ang talon na umaambon dahil sa taas nito. Isa ito sa mga matataas na waterfall sa Negros pero naging kulay putik na rin matapos ang pagsabog ng bulkan. Sa bayan naman ng La Castellana, paboritong puntahan ng mga turista, lalo na ng mga nagro-road trip, ang higanting cross na ito sa panoramic view sa Barangay Mansalanao. Sa tabi lang kasi ng cross, masisilayan ang Mount Canlaon. Sa harap nito, matatanaw ang panoramic view ng mga bundok. Ang dating dinudumog ng bisita, iniwasan muna dahil sa pagputok ng bulkan. Ilang araw ding nagsara ang mga coffee shop sa baba ng cross. Pero nananalangin ang mga may-ari nito at pati na rin si Ronnie na muli silang makakabangon at muling masisilayan ang taglay na ganda ng Mount Canlaon.